tumakbo. If kaya nyong i-adapt yung dalawang to, ito actually, at lumaso to nandito, if kaya nyong i-adapt or kaya at least dala nyo ng pagkain, alam nyo naman na hindi na ako na nakatira dito. Pero dati, nung nandito ako, lagi kami dumadaan dito para pakainin yung mga aso dito. And sad to say na ayan na naman sila. Kaya ginagawa na naman tapunan ng mga aso to, itong lugar na to. Butter. Butter. Good morning guys. Andito ako sa Cavite. Sad to say na... Ayun. Sad to say na dun sa kung saan ko nakuha si Buddy, yung dati naming aso, eh may mga nag-iwan na naman ng aso doon. So nakakalungkot lang na ginagawa sa tapulan ng mga aso. Gusto nyo man kunin yung mga aso nandun, malabo mangyari dahil hindi na ako taga rito, unang-una. And malayo tayo sa shelter. Today, papakainin muna namin yung mga aso doon. So subukan namin bigyan sila ng pagkain. Bulak! Kamusta? Bulak! Bulak! Say hi, bulak! Ito pa isa. Oh, takot ka? Ano ka lang yan? Sama tayo. Ano bang street to? Dang Nia Road actually. Tapos dito, nandito kami kanina umaga. Sama ko si Noel. Nagbigyan ko yan, si Noel. Dito Noel. Nag-jogging kami kanina dito. Pag nandito ako sa Cavite, dito ako dati nagbo-bike. Tapos dito ko rin nakuha yung isang aso ko. And ngayon May aso na naman kami nakita na mukhang iniwan dito. So, punta natin, pakainin natin yung aso. Kawawa naman eh. Ito yung aso. Taka. Ayan. Mukhang nanghihina na siya. Sabi ko na, may dalatayin sa mabit. Oo. Kain. Kawawa naman. Kami hinga ng ano, yun ang tiyan niya, no? Oo. Ngayon lang araw naka hindi nakakain ito. Tapos tayo kayo, yaman sa kanya pagkain. Baka hindi siya makakain. Kain ka na. Matakot siya sa akin. Layo mo. Alright, so ayun yung aso. Ayun siya. Medyo sama ang lagay niya actually. Dito ko kami sa, dito pa rin sa milisyon to. Meron pang dalawang kasama tong aso. Hindi namin nalang unasaan eh. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon ganito pa rin dito. Ginagawa pa rin tapunan ng mga aso. So ayun, umakain na siya. Bait-bait niya na oh. Dami dalang tubig pala. Tara, hanapin pa natin yung iba. Tignan natin. So, nakita namin isa dito, medyo malayo. Ayan siya ngayon. Kamukha ni Gary na payat. Ito. Ito pa isa. Taka, taka. Ito sila. Ayan ka na. Ay, may pusa. Ay, huwag kayong mag-away. No. Bigyan mo lang siya kung tagoy. Ay!
Kaya ka na. Mawawa ka naman. Ayun pa yung isa. Ayun. Oo, malamang. At isa. Let's go! Alaga, come here. Oh, ito, 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 ito. Sabakbo. Ah, inaakin. Inaakin pa rin siya. Hey! Tamang away. Ito ka. Ito na pong kaya mo. Sobrang payat, oh. Kaya namang away, ikaw naman. Paras kayong gutom. Survival of the fish. Kaya ka na. Ay, yung isa. Ito na lang mag-nod, eh. Ito na talaga yung pagkagutom, ah. Hi. Here we go. Nakikisali pa yung pusa. We're friends! Gawa niya. Two pass by sa palyo to. Kung nagkakabiti kayo, alam niyo kung saan to eh. Yan, laging isa may pa-drag race dito. Misa pag umaga, marami tumatakbo. If kaya niyong i-adapt yung dalawang to, tatlo to actually, tatlong aso to nandito. If kaya niyong i-adapt or kaya at least dala niyo ng pagkain, alam niyo naman na hindi na ako na nakatira dito. Pero dati, nung nandito ako, lagi kami dumadaan dito para pakainin yung mga aso dito. And sad to say na ayan na naman sila. Kaya ginagawa na naman tapunan ng mga aso to, itong lugar na to. Sobrang payat niya, oh. Pati yung pusa. Ayan yung isa. So, ayan si Tito Noel. Tama natin, pakain. So guys, nakakalungkot talaga to, no? Kasi nawawa sila dito. Ayan. Alam ko maraming nagbabike dito, alam ko maraming nag-jogging dito, nag-running. If dadala nyo silang pagkain, please, dala nyo silang pagkain. Dahil wala, ayan, fight nila ako. Ayan, kinukuha pa yung lalagyan. And sana, sa mga nag-iwan ang aso to, maging responsable naman kayo. Masama mag-iwan ng mga aso, abandonment. May kaso yan, nasa batas natin yan. Maging responsabling pet owner tayo. And please, adopt, don't shop. Oo, oh, may nagbibigay sa kanila. Alright guys, so nakabalik na kami dito sa ano, sa bahay. Napakain namin yung mga aso. Hanggat nandito ako sa Cavite, papakainin ko yung mga aso na yun. But sana may permanent solution, like may mag-ampon sa kanila. Last time kasi nung pinost namin yung video ng mga aso na inabando na doon, may ano naman, may kumuha naman, may nag-rescue sa kanila, may nag-adapt.
So, I hope na kung sino man yung mga taga Cavite dito sa may daang Nia Road, sa may medisyon, alam ko maraming runners dyan na mga subscribers ko, kung merong willing mag-adapt sa inyo, sana matulungan nyo yung mga aso na nandun. Kasama ko dito ngayon si Bulak. Ayan. Bulak. Ayan, si Bulak. Kung naalala nyo yung kapon video ko, yung tungkol sa pagpapakapon kay Gary, siya yun nandun sa video na yun. Kapon din yan. Ayan. Medyo masungit lang. Okay guys, so sana matulungan nyo ako na may mag-abpon doon sa mga aso. And kung sa tingin nyo naniniwala kayo na dapat may mag-abpon and hindi dapat i-abandon na yung mga pets natin, share nyo yung video nito para matutunan pa ng mga ibang tao or hopefully wala na mag-iwan ng mga aso doon sa lugar na yun. Thank you for watching guys. Go vegan. Uy, yan ang trip mo dyan. Uy, anong trip mo dyan? Ha? Anong trip mo? Gusto mong iwan na rin kita doon? Iwan kita doon sa mga kasama ng mga aso doon?